napakasarap po talaga sa pakiramdam na pinaghirapan po ninyong puhanin eh, na makabuti ay naging ganto po. Very cheesy na pie, pero ginamit ko pong dough pang muffin. Bago po natin umpisahan kung paano po mag-bake dito, sama po muna ninyo kung bahagya na manguha po ng kabuti ngayon habang break time po ako. Pero mamaya nga po din na po manguha. Manguha po ako ng kabuti at kawa po tayo ng cheesy mushroom pie o muffin style na dough. Ayan po mga kababayan, dali ko po muna itong mga mushrooms doon. Gugupitan ko po ng buko nila, kaya gamitin ko po yung palalaki po na panggupit. Ako lang naman po kasi gumugupit sa sarili ko. Ganun po ka-flexible po ang aking gamay. Tara, samahan po ninyo kasi siguradong pakakainin po ko nung siyempre may datong at makabigyan po ulit tayo ng umain. Samahan po ninyo bago po tayo mag-bake mamaya. Maganda po ang panahon ngayon at maaraw. Nangako po doon ako sa dalawang matanda po na pupuntahan ko po. Mahal na mahal po ako noon. Alam niyo naman po ako, malakas po akong manguto. Hindi, hindi yun. Hindi yung tiwala po kasi iniingatan ko. Lalo na pag nasa ibang bansa, yun po talaga ang iniingatan. Sana naman po eh, pag-uwi ko eh, meron alak na yung gini. Lagi naman po eh. Update ko po kayo mamaya.
Oh, ayan po, diba? Quiet lang ako. Hey, to all. Hey. Ayan po mga kabayan, makakain. Pagkatapos ko pong gupitan yung lalaki, nagpabawas din po ng buhok po yung babae. Hindi po ako marunong yung straight eh. Bahala na po sa bahay at ginamit ako po ng ruler. Okay, ito po. Ate ko ha. Red wine. Isang box. At may datong. Tara, samahan nyo na po kung magluto ng mushroom, cheesy mushroom muffin. Ayan, umpisa na po natin ang matinding pagmamarunong. Umpisa na po natin mag-bake ng cheesy mushroom muffin. Pero ilalagay po sa tray. Ibig sabihin yung recipe po, pwede sa muffin. Pang muffin po talaga. Meron po 1/2 cup na all-purpose flour. Nilagyan ko lang po ng 1 kutsarang asukal. O po gusto kasi may konting tamis din. Lagyan po natin ng 1/4 teaspoon na asin. Lagay po tayo ng 2 kutsarita, 2 teaspoon po ng baking powder. Yan. Lagay po tayo ng 1.5 teaspoon po ng vanilla powder. Kung wala po kayong vanilla powder, vanilla extract, ganoon din po yung measurement. Haruin lang po natin itong ating dried ingredients. Kagamit po ko ng wooden spoon. Kasi ito po, itong dough, kapag nahalo po natin lahat, medyo sticky. Yan, okay na po yan. So, wala na naman ako sa sarili. Ano ba nangyari sa tangan ko? Okay. Sunod na po natin ang ating liquid mixture. Lagay po tayo ng isang itlog sa ating mixing bowl para po sa ating liquid mixture. Lagay po tayo ng 1/3 cup cooking oil at kalahating tasa po, 1/2 cup ng fresh milk. Ito, imimix lang po natin. Pwede nyo pong i-hand mix o electric mix. Kailangan lang po kasi makombine po natin ng maayos. Hand whisk po pala o electric whisk. So, ang gagamitin ko na lang po ay kamay. Kailangan po mix well. Pag nakita nyo na po yung mantika, kumalo na po sa itlog at gatas. Okay na po yun. Ayan. Okay na po yan. Ganyan po dapat ang texture. Hindi po umaahon po yung mantika. Yan. Igigisa ko na po itong penne ban o itong ating fungi porcini. Wala po itong asin. Wala rin pong tubig. Non-stick cooking pot po ito. So, hintayin ko lang pong mag-evaporate ng konting tubig. Kasi pag nilagay nyo po itong diretso sa inyong muffin o pie, magre-release po yun ng maraming tubig. Kaya medyo babawasan po natin. I-re-reduce natin yung liquid. Habang niluluto po natin yung mushroom, maglinis-linis naman po kayo ng kusina. Hindi. Ito po yung ating mixture, egg mixture. Ilagay na po natin dito yung mga bacon chips. Crispy po ito. Kaya lang nilagay ko po sa rep camera niya naging. So, pero okay lang po yan. May nang po talaga nilalagay po rito sa ating liquid mixture. Bakit po? Kasi ang bacon po salty. So mag-release po yan ng alat at lalasa po sa ating muffin o pie. Ang gagawin ko po ngayon kasi malaki. Parang pie na rin po. Pero muffin po yung muffin eh. Po yung ingredients. Ginamit ko. Mas maraming bacon. Mas maganda. Hindi naman po 1 kilong bacon na ilalagay po ninyo. 1 pakete lang po. Ito lang po magbibigay ng flavor. O, alat. Yan. O, diba? Talaga tinapos ko po yung pag pipira-piraso ng bacon. Taloyin lang po natin yung mabuti.
May natira rin po pala akong chorizo nung nag-almusal po isang peraso. Halo ka na rin po dito. Naku, napakasarap po dito. Yan. Ayaw yung gumamit ng kutsilyo. Gunting. Kapag firm naman po yung mga pagkain, pwede nyo pong gutin o kaya paninipis. Yan. Naku. Haloy na po nating mabuti ito. Hindi naman po yung maghahalo, gagamit pa po kayo ng whisk. Hindi po. Ito, i-combine lang po natin ng maayos. Para ma-absorb po ng bacon. Ang liquid at yung bacon at yung chorizo lumasa po sa ating liquid mixture. Ayan. Di ba? Napaganda po ng resulta. Ayan. Ayan po, nag-release na po ng liquid ang ating penne. But ayoko pong i-overcook. Siyempre, masisira po yung magandang texture at lasa po ng penne ban. Didrain ko lang po ito palalamigin. At ihalo po natin sa ating dough. Umpisa na po natin i-combine po lahat. Gawa po tayo ng maliit na balon sa ating powder mixture. Lagay po natin ang ating liquid mixture. Haluin po natin mabuti bago po natin isalin. Yan. At ang ating mushroom na pinalamig. Yan, di ba? Napakaganda po ng penne bun. Ganda po ng itsura. Lalagyan ko rin po yan ng dali lang po ah. Dali lang po. Wow, lasig na nagluluto ito. May mga time first. Ayo po tayo ng quick melt. Cheese. Doon na natin to best friend. Ano po itong cheese na to? 175 grams. Yung penny bun po, depende naman po sa inyo kung gano'ng karami po ang gusto nyo ilagay. Mix po natin ito ng maayos. Ano diba? Sobrang special po itong ginagawa po natin. Haloy ko lang po ng maayos para hindi naman kayo magpusit sa paghihintay sa pagmamarunong ko. Ayan po! Nahalo na po natin ng maayos. Ilagay na po natin ito sa ating baking glass tray. Ayan. Grease po muna natin itong ating baking tray bago po natin lagay ang ating dough. Ayan na po yan. Ilagay na po natin ang ating dough. O, diba? Parang kinakabahan na yung puso ko sa dami. Yan. Ay, naku, pag nakakita po ako ng mga ganito, no? Lalo na sa mga TV, yung cheesy mushroom pie or muffin. Sobrang takam na takam po ako. Siyempre, minsan eh, minsan eh, nawawala na naman ako sa sariling katinoan ko. Medyo flat lang po natin ng konti. Excuse me. Siyempre, ititreat din po natin yung sarili na hindi naman puro libre, diba? Yan. Gandaan po natin ang pagpa-flat para pag nasa oven po, even po yung pagluluto, hindi po yung minamadali. Lalo na kung gusto nyo pong i-business. Huwag naman po yung nagpe-press kayo na parang nagkikinis kayo ng simento sa side ng bahay na pinupulbusan po ninyo ng simento yung basang floor. Huwag naman pong ganun, yung parang nagpa-platada po ko, hindi ganun. Ito po, i-flat lang po natin, hindi po pipisilin pailalim kasi may ilaw po yung nasilalim.
Papantayin lang natin. Paulit-ulit lang ang tanga. At pasensya na po kayo sa cooking video ko ngayon at ngarag ng ngarag ako. Diyan na po natin ang siyempre cheesy mozzarella. Ay nako. Tango pala. Mozzarella po pala na halo. Cheddar po ito, yung mozzarella po na halo. Okay lang. Para pag inangat natin yung pagluto na, di ba? May humihilang keso din ako. Ang puta, pakasarap. Tapos ito lang po yung paglalagay ng keso bago nyo po ako mabatukan. 175 grams po itong keso. Itong cheddar. Gusto ko po cheddar kasi mas malasa. Yan, ilagay na po natin sa oven. Every time na magbe-bake po kayo, set nyo po yung oven. Laging una. Kasi set nyo po 175 degrees Celsius po ang ating oven. Ayan. Mainit na po. Ilagay po natin sa pinakagitna. At bake po natin ng mga 25 to 35 minutes. Pero lagi nyo pong i-check ng toothpick kung luto na po. Ayan po mga kababayan, napakaganda po. Babot po ng more than 35 minutes. Mga 38, lagi na po 40 minutes. Kasi marami po nilagay ng mushrooms. Pero kapag medyo konting mushrooms nilagay po na yun, mas mabilis po maluto. Ang ganda po ng pagkakalasa, di ba? Patayin na po natin oven. Para mas makita natin ang maayos. Yan. Oh, paganda po. Medyo mawasan ko po ang range yun. Kasi ayoko po ng mes. Mas malakas pa sa bunga nga. Diba? Golden. Golden na golden orange po yung cheddar cheese. Tapos ang ganda po pala. Nagkamali po, diba? Dahil yung mozzarella po hinalo ko, mas maganda resulta. Kasi nabuo po ng maayos. At yung cheddar sa ipabaw niya. Medyo palamigin po natin bago po natin huwain. Pakapamok po na dito ng pool. Maamong nyo po na pakabango. Bago po natin tikman ang pagmamarunong ko, ayan po yung bagong setup po ng aking kusina. Pinasok ko na po yung mga talong, kamatis, sili, po kamatis, mga cherry tomatoes. At meron po ang nabiling super sale na olive tree. Lausap ko po para mapagyabang po lang din. Para makita nyo po. Ayan po, di ba? Nakita nyo po. Pinasok ko po yung dalawang cherry tomatoes po kasi syempre ang daming bunga kaysa naman hayaan ko pong magka-frostbite po, lamigin sa labas. At yung mga sili ko po, ito po yung nasa harap po ng terrace yan. Naparaya pong buong, ang dami nagtatago. At ito pong nabili ko pong olive tree. Naka-jackpot na naman po ako sa sale. Nabili ko po yan ng 5 or 6 euro. Original price po niya, maybe 20 euro. Kasi it's mega sale po eh. At ito po yung ating mga talong. Ayan. Linisin ko po ng dahon. Para naman po ako hindi insekto, hindi hindi, meron po dito mga indoor soil, panglobo talaga, treated at wala pong mga insekto. Yan, tara, tingnan na po natin yung niluto ko. Ayan, slice na po natin. Mainit-init pa, may pa rin ng konti, pero pwede na po i-slice po ito. Na po natin yung gilid. Ayun, hindi po dumikit. Kasi syempre yung mozzarella po, nagre-release po yun ng maraming oil. Na po natin. Gagamit nga po na ano, matarim na kutsilyo. Ano po ito? Kutsilyo po ito para kumain, dinner knife. Wala pong patalim-talim.
Yan. Totoo na po ito. Ito. Steak knife. Para hiwang-hiwa po. Kasi bibigyan ko rin po yung finish mother ko po. Hindi po kasi siya masyadong nagkakakain ng kabuti. Pero pag ako po gumagawa at naglilinis, kumakain po siya. Hindi lang po, hindi ko po alam kung napipilitan siya o inuuto lang. Hindi. Iwan po natin sa good size. Ayusin po natin yung hiwa. Narinig niyo po yung cheese, diba? Ayusin ko po muna yung hiwa at pakikita po yung finished product. Ayan po, na-slice ko na ng maayos. Ito po yung pagbarito ko, yung mga nasa gilid. Ayan, ito na. Gamit po ang spatula para scrape. Oh, ano po yung mozzarella? Yun, napaganda po ng resulta. Mabuhay yan. Maraming salamat na naman po sa Panginoon. Maraming salamat na naman po sa inyo at ligtas po tayo. Sana na naman po ang mga pamilya po ay ligtas po. Naging maayos po yung araw. Pasensya na po nawawala sa sarili ko dahil sa gutom. Bago po natin tikman po, pasalamatan po muna natin Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang binibigyan niyo po sa amin. Napakarami pong pwede pagkunan po ng pagkain. Basta magkakaroon po ng disiplina. Ingatan po inyong mga liliga. At yun din po ay mawala na po kumakalan na sakit dahil kailangan din po namin ng disiplina. Maraming salamat Panginoon. Sinusukunap po namin sa inyo lahat sa ngala ni Jesus. Amen. Ay po muna ako ng mas masarap po kumain kasi nito pag may soft drinks. Hindi ko po pinopromote o anong brand po ang iniinom ko dahil hindi naman po tayo napapansin. Hello? Ayan, ito po. Halika. So yung loob po nito, mas malamod kasi muffin style po. Ang gana po. Paganda po, notice. Parang gusto ko na lang kamayin. Pasensya na po, nakabonit po ako kasi nilalamig po ang bumbunan ko. Napakasarap. Ito po yung mozzarella. Dumikit po sa mushroom at yung bacon. Lasang-lasa ang linamnam. At yung cheddar cheese na po. Ito po, nakadikit na po. Ayan po yung mozzarella. Wait, makulat dahil po na sa mozzarella. Sarap. Matutuwa po ang mga taga-relax ng Finland. Tingin lang po tayo yun. Sarap, grabe. Kaya, tago kaya kahit. Tago ko na lang kaya ito. Sabi nyo kanina sila sarap po naging damon po para po maraming salamat na po sa inyo oras nila sa pinilakalakbay basta positive vibes, good vibes po tayo lagi, ingatan po natin ang mga niligahan ng Panginoon, dahil doon po nang gagaling po ang ating pagkain. Bago po tayo tapos, pasalamatan po muna natin Panginoon. Kaya na maraming salamat na po sa napakasarap na biyaya, grasya sa buhay po sa lahat na po Panginoon sa mga pagsubo. Kayo na po ang bahala po sa aming sinusukunan po namin sa inyo at sa ngayon po sa amin.
Maraming maraming salamat po. Basta positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi, magandang araw. Laban lang.